Pakita sa inyo guys na napakagandang produktong sa mga kababaihan. And ayan, guys, sorry. Okay. Isa din ako sa mga user ng tampons, guys. Kung babalikan natin way back when I was 26 years old. Okay, now I am 30. So, meron pa rin natira sa tampons ko kasi ang dami to, guys. Carefree siya ng tampons. Ito, maraming klase ng tampons. Merong tampons talaga na brand or Tampex. Merong ganun. Meron din tampons from Carefree. Okay, ito siya. Ito yung brand ng Carefree. Itong tampons na to. Ito naman, ito yung tampons na brand. Naka-carton to siya pero tinanggal ko na kasi baggy masyado. Ito siya, bakit siya malaki? And kung tatanong niyo kung paano siya gagamitin and i-apply sa atin, ayan, bibigyan ko kayo ng idea. Maganda nga ba ang idudulot ng tampons? Ang sagot siya is I don't know. Okay? Para sa ako siyang na-try, it is very sobrang sakit, sobrang, though comfortable siya kasi hindi siya, wala kang, hindi katulad ng pads na meron kang mafe-feel, na merong nakalagay doon sa flower mo, alam nyo na yun. Ayan, kung magtataka kayo sa mga hindi pa nakakaalam or hindi pa nakaka-experience ng tampons, eto kasing malaki, ito yun siya guys. Ito yung laman dito. Ayan. So, ito hindi to lahat ipapasok, okay? Applicator lang siya. Etong plastic na to guys, applicator lang siya para pumasok yung ganito niya. Pero ito talaga siya, walang applicator. Kaya sabi ko sa inyo, maraming klaseng tampons, okay? Marami din siyang sizes. Merong medium, small, something ganyan. Okay, itong applicator na to guys, ito yung una na try ko before, nung first time ko gumamit ng tampons. Okay? And nag-search ako sa YouTube kung paano siya i-apply. Then, thanks for the help of YouTube. Okay, so ito siya, applicator ng tampons. Doon sa mga first timer na hindi alam, ito, ilalagay ito sa flower natin, sa butas ng flower ng girl. Okay? Huwag na tayong magkahiyaan. Okay? Mas maganda nang meron tayong ideas or meron akong ma-share sa inyo yung mga experience ko. Okay? Kunyari, dito yung flower natin, ilalagay ito siya. Ganyan. Okay? Hahawakan mo ito. Okay? Once na ipupush mo to, yung laman dito sa applicator ay papasok na. So push po to, makikita nyo yung laman dito sa loob ng applicator. Okay. Ayan guys. Ayan. Matatanggal na yan siya. Ayan. So ito, nakapasok na yan sa loob ng flower natin. Ito yung maiiwan sa loob ng flower, sa labas ng flower. So ito guys, hindi pwedeng, kasi it's a very uncomfortable na gaganyan lang siya sa labas ng flower natin kahit magpanty tayo. Parang silagay mo siya sa, 'di ba? Parang nakaganyan yung flower natin. Idikit mo siya doon. Huwag mo siyang ipasok to kasi mahihirapan kayong hugutin pag nakinuha niyo na to. Remember guys, pag gumamit kayo ng tampons, always remember to tanggal talaga nito after 2 to 3 hours. Hindi pwede ang tampons na nakalagay siya sa ilalim ng flower natin whole day. Nakakasama yan sa ating mga kababaihan. Okay. Ito, na-try ko na yung may applicator. Ito, yung wala, na-try ko na din. Okay. Once kasi ang ito, pag nabasa na to sa ilalim, bubukad-kad siya ng tubig para makita niyo kung paano lumaki ang tampon sa loob ng puwerta natin. Okay? Kasi sa gabi, dapat huwag kang maglagay ng tampons, guys. Kasi may possibility talaga na hindi makakalabas talaga or hindi makakahinga yung puwerta mo.
So now I realize na hindi siya maganda para sa atin. Guys, ito lang yung natira sa mga tampons ko na hindi ko na ginamit kasi hindi ko na ginagamit ito. Although nakakatulong siya pag may lakad ka sa pads na lalo na pag fittings yung leggings yung gamit mo, hindi siya sobrang halata na meron ka. Ito kasi nasa loob lang, okay lang na may panty ka, na ano, hindi siya kita kasi nasa loob ng puwerta natin. But ano nga bang magandang idudulot para sa ating mga kababaihan yung mga ginagamit natin? Okay? Isa yun sa mga lesson din na mga na-apply sa ating sarili. So ngayon, papakita ko sa inyo paano nga or gaano nga ba kalaki ang tampons kapag nababasa na sa ating mga puwerta. Ayan, papakita ko. Ano siya, guys? Ganyan ang tampon sa loob ng puwerta na once nabasa ko siya sa dugo natin, ganito siya kalaki. Okay? Ganyan na siya kalaki. Kumakapit dyan, guys, yung mga apple natin na dugo and yung mga dugo. So, ganyan siya, guys, yung tampons. Hindi siya masakit kasi parang ano lang naman siya. Pag first time yung talaga masakit kasi hindi ka pa sanay. Ayan. Parang cotton lang siya, guys. Ayan, oh. Parang cotton lang siya. Ayan. Itong perfect po, wala siyang applicator, guys. Okay? Ito kasi, masyadong bagi siya dalhin. Gamitin to before kasi, ayan o. Oh. Ay, mag-focus talaga ng camera. Ayan. So, meron din siya. Ito, i-direct mo lang siyang pasok sa puwerta mo. Wala siyang applicator. Tignan niyo kung ano din ang kalalabasan mo. Okay? Alright. Makikita ganyan ang magiging labas niya, guys, kapag nasa puwerta na siya natin at nabasa na siya ng buong dugo. Okay? So, meron siyang shape. Parang meron siyang dito sa... Ito masakit siya pag hilain mo na sa puwerta mo, lalo na yung pag may dugo ka pa. Kasi parang magaspang yung gilid niya. Whereas nito, sobrang soft. Kasi parang cotton lang siya. Ayan yung kaibahan ng tampons sa magkaibang brand. At ganyan yung mangyayari kapag nasa loob siya ng cervix natin. So, ayan kayo na bahalang humusga kung gusto niyo pa rin gumamit ng tampons. Why not to try? Basta kailangan lagi nilang isipin na may mga disadvantages at advantages yung mangyayari. Okay? So, ayan. Kapag kung ano bang nakakatulog ito sa akin. But so far, this pantyliner is helping me a lot. And, ayan. Sobrang thank you po. And hopefully na magkaroon pa tayo ng maraming uploads this month. And sana ma-reach na natin yung 4,000 watch hours ng ating channel. O sana may natutunan kayo sa video ito, sa ginawa kong video ito. And I hope comment down below if nagustuhan nyo. And sana hopefully soon kapag tuloy-tuloy na tayo ng upload ng videos and content. So once again, please like, share, and subscribe to my YouTube channel, Love Elma. YouTube channel. Yes, okay. Usually sa ating mga Pinay, usually sa ating mga Pilipina, ang ginagamit talaga na pantyliner is, alam nyo naman to, ito. Itong curve. May pricey siya kaysa normal na pantyliner na ginagamit mo. Pricey, but sobrang nakakatulong sa atin. Pieces na lang siya, guys, sa 20. So, 12 yung nagamit ko nito. 12 na. So, more than a week ko na siyang ginamit. Okay? And dito sa kanyang, ano guys, meron siyang explanation. Meron siya, okay, basahin ko. Meron siyang expire date. Ay, actually, 2 years lang daw pag marami kasing mga fake na ganito.
Kaya careful kayo pag bumili, basahin nyo talaga yung mga reviews, mga description bago kayo mag-purchase. Kasi mahirap na, ang dami pong fake and ano, class A ng mga to.